Hello everyone, this is Amizone, and for today's video, pag-uusapan natin kung paano susolusyonan ang pag-ibig sa pamamabang natutulog. What? O bedwetting. Ang pag-ibig sa kama habang natutulog ay normal lang sa mga batang nasa 6 years old and below. Pero hindi na siya normal kapag ikaw ay 7 years old pataas na. Aww. Kadalasan nangyayari ang mga bagay na ganito kapag ang isang tao ay masyadong pagod at sa pagtulog niya nananaginip na umihi. Yun pala, hindi lang siya pala itong totoong nangyayari. Di ba masyadong napakahiya yun? Lalo na pag ikaw ay nagbibinataong nagdadalaga na. And worst case scenario, kapag nag-sleepover ka sa bahay ng friend mo, tapos dun pa ang atake, ang nakakahiyang bagay na ganito, di ba? So pagising mo, hindi lang ikaw yung nababasa, kundi pati yung friend mo at yung kama at bedsheet nila basang-basa. As in, sobrang nakakahiya yun na parang gusto mo na mag-disappear sa sobrang kahiyan. Yung iba nga, nadidepress pa sila kapag may mga ganito pangyayari. Kasi hindi naman natin kasalanan yun eh. Parang, sabi ng iba, genetic. Pero, sinabi ng lola ko na, ang ganitong bagay ay may pangontra. At yun ang isi-share ko sa inyo. Kung paano, anong dapat gawin para matigil ang ganitong habit kapag ikaw ay masyadong napapagod, yung mga adults na nalalasing tapos nananaginip na umiihi at yun pala totoo. Kayang-kaya natin solusyonan ang problema. Dapat gagawin niyo to if you're about to eat your meal. Halimbawa, lunch time. So, mas maganda kung ikaw lang mag-isa, walang ibang taong makakaalam. O di kung yung mga nanay na gusto nila i-guide yung mga anak nila, pwede rin naman, basta walang ibang taong magtatanong. Ano questions ask, maniwala ka lang na ito ay mabisa. Maniwala ka lang. So, let's get started. Yung mga hindi nakaka-relate sa problema ganito, I'm sure sasabihin nila na it's gross, it's disgusting, pero kapag sinunod mo lang talaga yung mga dapat mong gawin, halimbawa, linisin mo talaga yung kamay mo bago ka kumain, basta huwag mo nang isipin kung ano man yun, no questions asked, basta alam mo na kung para saan yun. So, magtiwala ka lang. Tiwala lang.
gusto kong sabihin sa lahat na kahit ang gaano pa kalaki ang problema natin, hindi naman permanent yun eh. Fourth day, kung halimbawa ganito kabigat yung problema na pinapasan mo today, panigurado bukas o bukas na kalawa, hindi na yung ganun kabigat. Basta may Diyos lang kayo sa puso. Huwag niyo kalimutan tumawag sa Kanya at hindi niya kayo pababayaan. Thank you sa lahat. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe para sa susunod na tips na ibibigay ko sa inyo. Thank you and God bless everyone.